guys, welcome back to our YouTube channel. So today, most requested to ngayon since alam nyo nga na lumipat na kami ng bahay. Dito malapit kila Seb and kila Daryl. Gagawin na natin siya ngayon. Let's do the house tour! Kung papansin nyo, may gate na yung bahay namin. Kasi diba, syempre dahil nga sa QC, mostly mga townhouse talaga yung mga meron doon kasi nga maliliit na lang yung mga lupa. So ngayon, kumuha kami ng medyo mas malaki na para malaki yung playground. Hindi masyadong narereklamo ng kapitbahay. Syempre si Bogart nandito. Medyo nasaktan lang ako dahil nalagyan siya ng bunga ng mangga. So ayan, pasok tayo. Pa rin siyang garahe. Dito namin pinapark yan yung mga motor. And then, andito si Baybox. Kasi siya lang yung may kayang umakyat kasi medyo mataas nga yung rampa. Since sabi nga nila, bahay rin dito sa area. What I like about this house, napapaligiran siya ng mga puno. So, ang chill lang na pumunta sa garahe para tumambay. Pwede kaming mag-park dito siguro mga 3 to 4 cars. Depende sa laki ng mga kotse. Actually, dito rin pwede dumaan pero mas pinipili namin dumaan doon kasi nakalock lang to palagi. Pagpasok mo, ito yung main door. Ako actually, hindi ko to na-appreciate kasi nung muna, naisip ko masyadong maliit yung door for the whole house. Si CJ yung nagsabi sa akin na kailangan kong ma-appreciate itong door na to kasi itong door na to, antique. May history to na binili pa to from Intramuros talaga. Kaya siya mahal kasi solid wood talaga to. And with this kind of carvings, talagang malalaman mo na mahal. Siyempre, hindi ko naman alam kung ano yung mahal na pinto sa murang pinto. So, ayan. Pagpasok natin, diba sabi ko nga medyo mantik. Pero okay lang. Pakadena pa siya. So, pagpasok natin, dito ko nilagay yung mirror. Ang ganda kasi lagi ng tama ng sunlight. Maganda siya for mga mirror selfies, ganyan. Eto, hindi ko to na-flex nung nasa QC tayo nakatira. Kasi nga, nakalagay siya talaga sa office. Pero since medyo malaki na yung house, nade-display ko na siya. This is from Primar Ideas. Super love it kasi parang akong ako siya. Tignan niya lang. Siyempre, eto, alam ko, kabisado nyo na kung saan to. Nasa room namin to. Pero feeling ko mas okay siya dito sa sala. Pagpasok, nandito na yung lahat ng drive plants. Ang ganda niya lang dito sa spot na to, wala kaming malagay. So, dito namin siya nilagay. Ayan yung papasok. So, dito naman tayo sa living room. Medyo happy rin ako kasi itong living room, very open space. So, ang daming pwedeng makaupo. Alam ko, alam nyo na rin tong sofa na to. Galing pa to dun sa old house. Tapos, etong sofa na to, galing to sa office ko din, sa old house. Dahil napasok naman siya sa color palette, na isip ko na dito na lang siya ilagay. Eto, galing to sa office ni Archie sa studio. Pero, napilit ko siya na dito na lang rin siya. Kasi mas bagay naman siya. Meron na rin kami table sa gitna. Para lang din may patungan pag merong mga kumakain or iminom. Ito pa rin yung TV namin. May mga konting changes lang sa gamit. Nung lumipat kasi kami dito, may mga gamit na talaga siya. So we need to adjust some of our stuff para mag-fit in sila dito sa loob. Bago tayo pumunta doon, tapusin muna natin dito. Originally, ano to, spa area. So makikita mo yung vibe. Parang spa talaga siya. Wala akong makitang spot para sa office ko. Since wala naman masyadong nagpapaspa sa amin, ginawa ko siyang office. Ayan. Galing pa to sa old room namin ni Archie. Pinagsama-sama ko na itong table naman na to. Galing naman to sa office. Super, super love ko tong upuan na to. Pinadala siya sa akin ng Secret Lab in collaboration to with Baiting Ape. Konti lang yung influencers na pinadalahan nila nito. Super nice. Papakita ko sa inyo yung unboxing. Pag-inupang talaga to sa akin. Angas ng aking upuan, ingit yung isang dyan. Tapano mo na yung upuan mo, dali. Akala ko ikaw ay ake. Yung angas niya, ligit. Bundong, oh, gusto mo na yun. Mali, imatang mo ito kagaya ng pag-iwa sa akin. Launa,
Alas dos. Alas tres. Pwede ka na mag-drive. Yay! Yay! Trip to Jerusalem. Oo! Yay! Ipasok na to sa loob ng office ko. Para doon yung studio ah. Ayan, working space. Nandito rin yung mga ginagamit kong makeup. Ito yung mga go-to na products na ginagamit ko. Mabilisan lang talaga. So, ayan. Nandyan lang sila. Halo-halo na siya. Ang bahay kasi na to, meron lang siyang 4 rooms na originally, yung dati naming pinanggalingan na house, meron siyang 5. Nabawasan siya ng isa. Ang nag-suffer is yung office ko. So, medyo pinikasya ko na lang. Happy naman ako sa spot ko. Dito naman yung dining area. Ito talaga yung dining area namin sa old house pa. And I'm happy kasi pasok siya dito sa bahay na to. Hindi namin ito masyado ginagamit kapag may mga bisita lang talaga, tsaka ito ginagamit. Ayan, meron lang siguro siyang malaking poste para sa foundation. And then, ito para siyang secret na powder room / bathroom para sa mga bisita. Ayan. First banyo, may shower area, and then may sink. Complete siya talaga. Connecting tong CR na to sa studio ni Archie. Pwede kang manggaling dito, pwede kang manggaling sa studio ni Archie. Depende sa gusto mo. Originally, nakalagay ito sa studio ni Archie din, pero dahil medyo lumit yung mga rooms, dito na siya. Perfect spot siya dito sa motor kasi meron siyang mga mirrors. Kitang-kita rin yung mga details sa likod. Itong radar na to, mahal na mahal to ni Archie. Hindi niya na to ginagamit. Talagang pina-set up niya ng bongga tapos naka-display na lang din siya. Ayan yung hagdanan paakyat. Mamaya aakyat tayo. Dito naman sa area na to, I know right? Meron jacuzzi sa sala. Kahit ako din nagulat, pero cool naman. Maganda siya. Nakakagulat lang na meron jacuzzi sa gitna ng sala. Feeling ko naman magagamit namin ni Archie to na kasama tayong lahat. Kasama lang lahat ng nandito sa bahay. Hinihinayang lang ako kasi finish ko lang na sana. Etong jacuzzi, nasa kwarto, nasa loob ng banyo. Kasi dati, etong house na to, ito na yung pinaka-party house. Kaya meron siyang jacuzzi dito. Actually, ang ganda ng vibe nung jacuzzi area na to. Kasi nga, parang nasa tropical something. Ayan, dito yung studio ni Archie. Tsaka na lang natin to papasukin. Gagawa rin siya ng sarili niyang video for the studio tour. Tignan natin to papasukin din. Originally, this is the dining area of the house. Pero ginawa ko na doon na lang kasi dito na yung production and stocks ng T-Mebs. One factor din yun kung bakit kami kumuha ng bigger house para di na namin kailangan mag-rent ng another commissary for T-Mebs. Meron din yung pinto papunta sa likod pero iikot na lang tayo. Ito yung way papunta sa likod. Gusto ko to kasi may mga plants din siya. Ang ganda niya lang. Sa likod, medyo dirty lang siya. Dito kami kumakain kapag nag-iihaw-ihaw. Dito naman, ito yung maid's room. Pero ginawa na lang namin siyang tambakan kasi wala naman kaming maid. Ito yung sinasabi ko ng tagusan from the dining. Lagi lang itong nakalock kasi nga, hindi pwedeng pumasok dito. Meron mini hallway. Ito yung banyo ng mga maid. Pero sabi ko nga dahil walang maid, parang spare banyo na lang to just in case may taing-tae o may ihing-ihi na. Ito, medyo dirt. Sorry. Pero ayan, and dito lahat ng pang-cleaning and basahan, sampayan, nakatambak yung mga mineral water. Ayan, nandito. Pati yung washing machine. So, medyo dirt. Ito, meron din daan papunta sa harap. Ayan, super cute nito kasi may banana tree and everything. Puro plants. May sand area. Hindi ko rin alam kung bakit. Ayan na. Si Jobs, dito muna namin siya nilalagay. Kapag bad siya, hindi ko yung mga pang gym ni Archie. Hindi namin kasi alam saan nilalagay. Ayan, so nandito na tayo sa may kitchen area. Siyempre, ito yung bed. Galing pa rin yan sa old house.
Ayan, yung water dispenser. Super gusto ko to kasi parang sinabi si Noki tsaka si CJ na super ganda daw ng klase ng ano to, counter. Bumili pa ako ng mga upuan para dito, para pwedeng-pwede rin siyang kainan. Dito naman, dito kami normally nagbe-breakfast, lunch, and dinner ni Archie. Gusto-gusto namin dito kumakain kesa dun sa dining kasi nga, lahat ng kailangan parang nandito na sa kitchen. Dalawa yung sink, yung isa hugasan yata na or babaran ng karne, parang mga ganun. Hindi ko rin alam, pero ito, hugasan ng plato. Nandito pa rin, syempre, yung mga ano natin. Then, rice cooker, inatan ng tubig, and then microwave. Ayan, nakita naman yung mga plates din. Ayan. Mga baso, andito rin yung mga kung ano-ano sa kitchen. Ito yung lutuan area. Importante yung mga screen kasi kahit parang exhaust, ayoko pa rin talaga na sa stock yung amoy dito sa loob ng bahay. So, pinapamake sure ko lagi na bukas yan kapag nagluluto. Andito naman yung lalagyanan ng mga stocks ng grocery. Ito din. Taksyon ganyan. So, bigat. Balik na natin. So, ayan. Nandito na. Okay. So, may isa pang ref. Para naman to sa stocks ng T-Mems. Mga bigas stocks yung mga food nila, snow. Para madali na rin siyang makuha. And then, ito yung parang mini eating area nila na laging madumi. Hindi alam kung bakit. Ito, isa rin to sa nagustuhan ko dito. Merong CCTV sa buong bahay. So, akita tayo sa second floor. Pero dahil sobrang haba na itong vlog na to, antayin nyo sa next vlog ko yung second floor naman ng bahay ng Team Ems. Thank you guys for watching. Comment down below kung meron pa kayong mga suggestions. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. Don't forget to like and subscribe in our YouTube channel. See you guys next time. Bye!